Ika-14 ng Enero, Lunes, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ay pinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing, "Sumapit na ang panahon, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit na nga ang kaharian ng langit." Sa pagdaan ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon kasama si Andres na kapatid niya na naghahagis ng mga lambat sa lawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy pa siya ng kaunti. Nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan sa bangka ang kanilang amang si Zebedeo at umalis na kasunod niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ay pinahayag ang magandang balita ng Diyos. Sa simula ng kanyang ministeryo sa Galilea, ipinahayag ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos sa mga tao ay mabuting balita sapagkat ang Diyos ay siyang kabutihan at ang hinahangad ng Diyos ay mapagmahal, maawain, mapagpatawad at mapagpala. Sa kasamaang palad, marami sa atin ay ayaw mapasailalim sa kaharian ng Diyos. Marami ang nagnanais na maging hari ng kanilang sariling buhay. Gaano kadalas na umiiwas at sumasalungat tayo sa kalooban ng Diyos? Nananalangin tayo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kaya kasama sa pagpapahayag ng pagdating ng pamamahala ng Diyos ay ang hamon na magsisi at tanggapin ang Ebanghelyo. Tinawag ni Jesus ang mga unang alagad upang makasama niya at makatulong sa kanyang pagmimisyon. Kung paanong tinawag niya sina Simon at Andres, Jaime at Juan, gayon din naman, tinatawag niya ikaw at ako upang makibahagi sa kanyang misyon. Pagsasagawa, iniwan ng unang mga alagad ang lahat upang sundin si Jesus. Paano ka tumutugon sa tawag ng Panginoon?